Yon, magandang tanghali mga kamansanas. Ayon, kadadating ko nga lang dahil meron nga pala na naman sa ating umorder ng medyo high end the unit. So ayon mga kamansanas, meron naman tayong bagong buyer. So ayon, bumili siya sa akin ng iPhone 7 Plus. Ayon, medyo magandang klaseng unit to mga kamansanas, medyo bago-bago pa. Kasi iPhone 7 Plus medyo updated pa mga kamansanas. So ayun mga kamansanas, kadadating ko nga lang pala galing biyahe. So ayun, let's go, reviewin na natin itong nakuha kong unit. So ito nga pala yung iPhone 7 Plus Rose Gold 32GB. So ayun, ano nga pala ang laman nito. Tignan natin mga kamansanas, samahan nyo kung tignan natin yung laman nito. So ayun mga kamansanas, naka-plastic pa yung unit na naman as usual, kasi bagong kuha nga and bagong dating yung unit. So ayun, naka-plastic pa. So ayan mga kamansanas, kitang-kita nyo naman, smooth na smooth yan, 99% smooth, kasi ganun talaga tayong pumili. Syempre, pipili ka rin lang the best na, syempre, di ba, para sa satisfaction ng buyer mo at sa wala, maganda yung magkakaroon ka ng positive feedback sa buyer mo. So ayan, reviewin natin yung physical appearance. Pagbibili nga pala kayo ng mga iPhone or kahit anong phone, syempre first inspect the physical appearance of the unit para sigurado kayo sa bibiling nyo at maging satisfied kayo. Tulad nito, ayan. Tignan nyo yung mga gilid kung may gasgas. Syempre, bibili kayo, pinaghirapan yung pera. Kung ka na sa walang gasgas, di ba? Tama naman ng payo ko, di ba? Pagbibili ka ng unit, syempre, tignan mo muna yung physical appearance. Ayan, tulad nyan, sobrang kinis nyan mga kamansanas. Ayan. So, ayun nga pala ang iPhone 7 Plus. Mamaya, re-review natin yung specification nito. So, tignan mo natin yung physical appearance. Ayan, sobrang kinis mga kamansanas. Ayan. Ayan, sticker seal. Sinasabi ko nga, warranty sticker para meron tayong warranty. In case na magka-problema, pwede nating papalitan ng unit sa supplier. Ayan. So, 7 plus siya mga kamansanas. Ayan. Meron nga pala siyang iOS 30 na to mga kamansanas. Kaya updated na siya. So ayan, after natin makita yung physical appearance, tingin muna natin ulit yung laman ng box, kung ano yung kasama niya. And kung ano yung kasama sa package niya. So ito, manual mga kamansanas. Good as nyo talaga. Ayan yung SIM ejector. Ayan. So, tago na natin yan. So, ito nga pala yung earpads niya mga kamansanas. Iba na compared sa iPhone 5S to iPhone 6S Plus. Ayan, iba na. Bluetooth headset na siya. Bluetooth siya, pero may wire siya mga kamansanas. Ayan. Bluetooth, pero hindi siya wireless. Kasi, pag sinalpak mo yung cord na to, dito, kailangan mong i-open yung Bluetooth para magamit mo to. So, ayun. Ito yung charger niya, mga kamansanas. Iba na rin. Iba na rin yung pagkakakabit. Kasi bilog na siya. Kasi bilog na yung lalagyanin niya, mga kamansanas. Ayan. Adapter as usual. Ayan. So, balik natin, mga kamansanas. Review na natin yung phone. Reviewin natin mga konti yung pinakaano niya, system. So, ayun. 7 Plus nga pala, meron na tayong tinatawag na yung pagkaginan mo, meron ng sensor yung ano, yung screen niya pag binuksan mo. Ayan, ayan, nagbubukas na siya ng pusa. So ano nga ba ang 7 Plus mga kamansanas? Ayan, ika lang, medyo malinaw mga kamansanas, babasahin mo yan para makita na. Kung pagbibili kayo ng iPhone, kung ano yung dapat yung tignan mga kamansanas, kung factory unlock nga ba yung unit or semi-factory unlock lang. Meron kasing ganun mga seller, nagbebenta sila ng unit, sinasabi nila na factory unlock talaga yung unit nila, pero sa totoo naman is semi-factory unlock lang. Malalaman mo yon kapag nireceive mo yung unit. So yun nga mga kamansanas, nabenta natin yung unit, kaso hindi nagpa-PQ si ate kasi makikita daw yung kapatid niya.
susurprise daw nila yung kapatid niya kapag bibigyan niya ng unit. So, hindi sila nagpa-picture. So, ayun mga kamansanas, pauwi na ako at nabenta na natin yung unit. At hanggang dito na lang mga kamansanas, and God bless sa inyo. So, ayun mga kamansanas, before I end this video, gusto ko nga palang i-shoutout si Kuya Roland Zamora. Ayun, shoutout sa iyo Kuya Roland, and God bless always. Ayun, napaka-bait nyo po Kuya Roland. Mag-ingat po kayo palagi. At shoutout nga pala kay Dale Cleron. Ayan, shoutout sa'yo. Sana marami din mag-subscribe sa YouTube channel mo. Ayun, hanggang dito na lang mga kamansanas. And please don't forget to like, comment, and subscribe sa YouTube channel natin.